Magandang araw. Natunghaya natin yung palitan ng sagutan ni Senator Reyes Ontiveros at ni VP Sara Duterte. Ito'y tungkol dun sa, siyempre, dun sa libro na inakda ni VP Sara Duterte. At ito'y humihingi siya ng 10 million na budget para dito sa libro na ito para daw ipamigay sa mga estudyante. Eh, siguro usually mga elementary ito kasi pambatang-pambata ang dating noong kanyang libro. Ngayon, may mga lumalabas din na balita na ito'y kinopia lang niyan sa isang foreign author. At pareho yung mga characters, Kuwago, Owl. Owl yung pamagat ng isa. Ito naman kay Sara Duterte ay isang kaibigan yata, ano? So marami din mga, ang dami agad. Pero taktis siya ng mga vloggers. Sinasabi na ang title ng kanyang libro, isang kaibigan. Pero ang dami niyang kaaway. Ang dami niyang inaaway, rather. Ang dami niyang inaaway. So, balik tayo sa 10 million na hinihingi niyang pondo. Sabi ni Senator Reyes Ontiveros, in a sense, ha? To paraphrase, ito ang pagkakasabi ni Senator Ontiveros. Eh, libro mo yan, ikaw sumulat. Ikaw na lang gumastos yung 10 million na yan. Anyway, ang aking suggestion dito, eh di ba hanggang ngayon hindi pa rin niya ipapaliwanag yung 125 million, I think, na confidential fund or intel fund na nagastos niya o nawala sa opsina niya sa loob ng 11 araw. So sa tingin ko, doon na lang siya bumawas. Siguro naman nakatabi lang yan. Nakasuksok lang naman siguro sa tabi-tabi sa mga sa kanyang kahadir o siguro nadyan lang yan. Kung nasa bangko man yan at sikreto kasi meron tayong bank secrecy law, hindi mailalabas. I think labis-labis pa yun, 10 million kahit bawasan niya yung 125 ng 20 million, meron pa siyang 105 million. Siya po, yan po ating suggestion. Doon na lang bawasan ni Bibi Sara yung 10 million niya na sa kanyang personal books na gusto rin niya ipamahagi. Doon na lang niya bawasin sa kanyang 125 million. I think hindi pa naman siguro nauubos lahat siya. Baka na dyan niya. Baka na-invest ko saan man. So yun po lang ang ating opinion dyan. Simple-simple. Kayang-kaya yung gawa ng paraan ni Bibi Sara. At huwag nang kuhanin dito sa pondo ng bayan yung 10 million na gagastusin dyan sa libro. At I think marami naman libro pwedeng ipamahagi o pwedeng suportahan ng gobyerno siguro. Yun talagang kilala na yung mga author na lumikha talagang may meron ng track record sa paggawa ng ganyan mga libro. Yung mga libro tipong hindi ka mapapaghinalaan, kinopi mo lang, walang plagiarism, etc. etc. Inulit natin, dyan na lang bawasin sa 125 million ito, 10 million na gusto ni Bibi Sara Duterte na ipondo sa pamamahagi nitong kanyang libro. Thank you very much.